ngayon, atin muling alamin at talakayin kung bakit nga ba mayroong pakpak si San Vicente Ferrer na katulad ng sa mga anghel. At atin ding talakayin ang mga himalang nagawa nito sa mga tao noong siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya naman halina't muli ninyo akong samahan sa talakayang ito pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Si San Vicente Ferrer, na tinawag ding anghel ng paghuhukom, ay ipinanganak noong 23 ng Enero taong 1357 sa Valencia, Spain. At siya din naman ay naatasang magturo ng pilosopiya, na ipinagpatuloy niya pagkatapos mailipat sa Barcelona, at doon din niya inilaan ang kanyang sarili sa pangangaral, at natanggap naman niya ang kanyang titulo ng doktor sa Lerida, hanggang sa minsan ay sinamahan niya si Cardinal Pedro de Luna sa France, na kalaunan ay naging papa sa Avignon at siya naman ay ginawang master ng isang sagradong palasyo. Sa kabila ng kanyang bagong posisyon, tinanggihan niya ang maraming posisyon na ibinigay sa kanya tulad ng isang pagiging cardinal, dahil nais lamang niyang ipagpatuloy at magpumilit na maging perpekto at maging mangangaral. Kaya naman, nang dahil sa kanyang layunin, nagsimula siyang nangaral sa halos lahat ng probinsya sa Spain, at gayon din sa Italy, Germany, Scotland, at marami pang ibang mga lugar sa kontinenteng Europa. Maraming tao din ang kanyang napagbagong loob mula sa kanyang pangangaral, at gumawa din siya ng maraming himala upang patunayan ang kanyang pagiging banal. Ilan nga sa mga nagawang himala ni San Vicente Ferrer ay ang kanyang pagpapatahimik at pagpapatigil ng isang malakas na bagyo, habang siya ay nagtuturo at nangangaral sa isang pantalan malapit sa Palma. Sa sining naman ng mga Kristiyanong relihiyon, minsang inilalarawan si San Vicente Ferrer bilang isang tao na may mga pakpak, kaya dahil dito tinawag siya ng mga tao bilang isang anghel. Ngunit gayunpaman, may mga patunay mula sa maraming mga tao na naglalarawan sa kanya na mayroon siyang mga pakpak na nagsasabing nagmumula ito sa kalagitnaan ng kanyang pangangaral, dahil bigla na lamang umano siyang lumilipad, upang tulungan ang mga taong nagdurusa sa kanilang mga karamdaman at mga kasalanan habang sila ay nakikinig sa kanyang mga pangaral. At pagkatapos nito ay babalik siya sa kanyang parehong paraan at ipagpapatuloy ang kanyang mga gawaing pang-ebanghelyo. Nakilala rin siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng ibang mga tao na kanyang uutusan upang gumawa ng mga himala sa mga mamamayan ng iba't ibang bayan sa kanilang lugar sa tuwing siya ay napapagod na. Kaya nga naman ang santong ito ay gumawa ng mga bagay na hindi ka panipaniwala sa harapan ng napakaraming tao, dahil bukod sa mga himala, kilala rin siya na nagpropesiya kay Alfonso Borgia, na ito ay magiging papa at siya ay magiging kanonesado. Makalipas ang ilang mga taon, nagkatotoo nga ang kanyang propesiya na maging papa ito, na tinawag na Calixtus III. Isang araw, mayroong isang lalaki na hinatulan ng kamatayan sa Pamplona, na pinaniniwalaan ni San Vicente na ito ay isang inosente, kaya naman humanap ng paraan si San Vicente at kinumbinse niya ang korte na ito ay palayain, ngunit hindi siya nagwagi sa kanyang plano, kaya naman noong ang lalaki ay hahatulan na ng kamatayan, habang ito ay ipinuprosesyon, nakita ni San Vicente ang isa pang prosesyon na patungo sa libingan. Lumapit siya sa bangkay ng lalaking ililibing na, at ito ay kanyang tinanong kahit pa ito ay wala ng buhay. Ngunit nabigla ang lahat nang ang lalaki ay bumangon muli sa kanyang kinalalagyan at sinagot niya ang tanong ni San Vicente.
Pagkatapos niyang sagutin ang katanungan, ang lalaki ay inalok ni San Vicente ng gantimpala para sa kanyang paglilingkod. Tinanong niya ito kung gusto niyang mabuhay pa, ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing nakakatiyak siya sa kanyang kaligtasan, kaya't muli siyang namatay ng mapayapa at nagpatuloy sila sa sementeryo upang mailibing ang lalaki. Karamihan sa mga kwento ng mga banal ay tila napakalayo dahil marami sa kanila ang nabigyan ng maraming regalo habang sila ay nasa lupa, kaya dapat malaman na ang mga ito ay mga ordinaryong tao pa rin, na natutong magdasal ng unti-unti, magmahal ng hindi perpekto, at italaga ang kanilang sarili kahit na may mga pagdududa. Gayunpaman, natuto silang magtiyaga at ngayon ay napuputungan ng kaluwalhatian sa langit. Ang mga kwentong ito ay nilalayong magbigay ng inspirasyon sa atin na may pagkamangha sa mga kahanga-hangang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal. Nangangahulugan ito sa atin na gaano man kadilim ang ating buhay, tayo rin ay makakakita ng kanyang liwanag, hindi upang makagawa tayo ng mga himala, ngunit upang tayo mismo ay maging mga himala ng kanyang biyaya. Huwag manalangin para sa mga kaloob ng mga banal na ito, manalangin lamang upang mahalin at magtrabaho para sa Diyos tulad ng ginawa nila. Kaya nga naman talagang ang buhay ni San Vicente Ferrer ay sadyang nakakamangha, lalo na't siya ang napili ng ating Panginoon upang baguhin ang mga tao, kahit pa wala na siya dito sa ating daigdig. Huwag po sana nating kalimutang mag-subscribe, like, at share sa video na ito, at huwag din po sana nating kalimutang i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pang video na aking gagawin. Nagustuhan niyo po ang aking mga content at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!